Welcome to our series tutorial, in-depth build tutorial for series. So this is our mod Saga. It's a series mech mod from Weaver's Cloud, the creator of Asgard Mini, Asgard 30mm, at maraming pang iba. So series to, ayaw mo tanggal. Ito nyo yung loob. Negative at positive. A series to. Anyway, kailangan din natin ng mod or any variable mod or ohm reader kung may ohm reader kayo. Ayan. Ito yung gagamitin natin na ohm reader. A rebel mod ni Jay Hayes. So, accurate ito, accurate magbigay ng reading to. Kailangan nyo ng ohm reader or variable para ma-measure natin yung resistance at malaman natin kung may short yung build natin. So, kailangan din natin ng long nose. Panghilan natin ng legs, wire cutter, tweezer, ceramic tweezer para pang timpla natin mamaya. Yung ating screwdriver, since since screw yung screw type tong ano natin deck, yung screw, at syempre yung ating wire para sa series, since medyo mahirap mag-ikot sa camera, inikot ko na siya. This is RAM wire, 28 gauge RAM wire. Ayan, 28 gauge. Shoutout sa may-ari ng RAM wire, kay Boss Bon, Boss Ben. Napakabuti niyang taong yan. Mabait na, pogi pa. Ayan na. Ang kailangan natin, syempre yung bulak, yung battery, yung mas mataas yung CDR, yung current discharge rate, mas maganda sa series yung bulak, pang tamad, cotton shoelace ng Coilology. Tapos ang juice na gagamitin natin is fried. Okay, so ito, binilog ko na to, 9 loops. Ayan, loops. Tigsham yan. Ang target natin resistance dito is 0.28, since imamax natin yung ating battery. So, ayan. 0.28 pataas. Kung makakuha tayo din itong 0.3, 0.32, mas maganda. Okay? So, ilalagay nyo lang yan. Basic lang yung deck nito. Two post na dalawang butas lang. Susot mo lang. You cannot go wrong on this one. Susot mo lang siya eh. Sigpitan na natin. Ganyan lang. Simple lang yung mga pagbibuild. May masyadong pakahirapan. Pag nagbuild kayo ng 28 gauge, medyo springy siya. So, ang ginagawa ko, sinasagad ko yan siya. Nakadikit yan sa ano. Nakadikit sa tag dito. Nakadikit siya dito sa poste. Tapos mamaya, pag inigpitan ko yan, nahatakin ko na lang. Makikita nyo, pantay din yan pagka pag nahatak natin, pantay ito. Igpitan nyo lang, finger tight lang. Huwag mo sasamahan ng damdamin pag nag-iipit. Daliri lang, pwede na yan. Pag tuwinis nyo ng buo ng wrist tight, sabla yan, sigurado durog yung screw nyo. So, ipitan lang natin ng ayos. Ang habol natin again is 0.28 pataas, since ang battery natin is
30 amps. Gagamitin natin battery dito is Samsung 40T. It's a 30 amp battery, 42 milliamps. Ayan na, mahigpit na. Daliri lang, finger tight lang. Ang purpose lang yan is magkaroon ng connection. Tapos ikakat natin yung mga sobrang leads. Mga sobra, lahat ng sobra masama, pati yung mga sobra nitong ayan, ito yung sinasabi ko. Pag dinikit nyo, since spring siya, ayun o, kita nyo, pag binatak nyo yan, meron pa yan, may space pa yan. So huwag kayong matakot na nakadikit yung coil nyo dun, kasi pag binid natin siya, mapatake natin siya. Ito lang yung batak na maganda, yung iba hindi. Kita nyo ba? So ayun, may space na siya. Ganun din sa kabila. Kung anong ginawa mo dun sa kabila, tandaan mo, yun din yung gagawin dun sa kabila. So since springy nga siya, pwede mo siyang batakin pa. And pagka may gusto kang kunin dun sa ilalim, itaas mo lang ng konti. Sugupitin mo lang hit siya. Okay na. So ayusin na lang natin to. Pagandahin lang natin ng konti. Okay na to. Good to go na to. Medyo spring ito, pero pag umiinit ito, medyo kukunat na siya. Mapuporma niya ng mas maganda. Ayan na, yung build natin. Simple lang, di ba? So, tatandaan nyo pag magbibuild kayo ng series, huwag kayo masyado mag-rely sa mga loops-loops o kung ano pa man yan. Kailangan meron kayong variable. Variable device o ohm reader. Kasi napakahalaga nitong variable o ohm reader. Kasi hindi lang sasabihin yung resistance mo, kundi pati kung short yung build mo. Yun yung isa sa pinakamahalaga dito sa pagbibuild. Kasi pag naka-mechanical device tayo, fire lang yan ang fire. Inaalang muna natin. Say 30 watts. Yung mga RAM wire, matik yan pag kinabit mo mababa. Tapos pag uminit siya, magiging stable na yung ohm reading niya. So yan ngayon siya, nasa 0.21. Ay, hindi pala, yun pala yung luma. 0.18. So pag ininit natin to, dahan-dahan lang. Huwag niyong bibiglain. Manipis tong wire natin. Pag biniglaan nyo ng init ito, may tendency na maputol yan. Na sobrang nipis tong wire natin, 28. Dahan-dahan lang ang pag-fire. Ito yung magic ng pagbibuild. Pag ini-extra mo, nag-i-even yung ilaw. So ang target natin dito, umilaw itong gitna, palabas pa ganyan. Same thing din sa kabila. Umilaw siya ng pantay. Kasi pagka may mga nakita kayo ng itim-itim dyan, pag hinipak nyo na, masakit yun. Masakit sa lalamunan, dry heat yung tawag dun. So ngayon, taasan natin ng konti. Medyo okay na to. Pabulakan na natin ito maya maya. Dahan-dahan lang, di ba? Tapos pwede nyong i-forma kung hindi pa kayo satisfied sa forma niya. Mas maano to ngayon, mas madaling i-forma kasi uminit na siya. Pero sa totoo lang, yung pagandahan ng build, hindi naman ano yan eh. Hindi pagandahan ng build yan kasi yung performance ang pinaglalabanan natin dito. Maganda nga yung build mo, tapos dry heat naman. So, dapat walang dry heats. Yan. Okay na yan. Maganda na yung ilaw niyan. So, palalamigin lang natin to, tapos
babasahin ulit natin. Salpakan natin ng bulak. Ayun na. Tapos na ang ating series build. So, tandaan nyo. Turuan ko lang kayo yung konti regarding dun sa battery. So, bakit sinasabi na 8 loops, 9 loops, 10 loops, 12 loops? Pagka sa series. Tapos pag sa mga parallel, tsaka sa mga single bat tube, single bat mech, 5 loops, 6 loops, katalo na. Actually, hindi ko ina-advise yung mga loops-loops na yan. Ang kailangan nyo talaga is variable mode or ohm reader. Diyan nyo malalaman kung ilan ang resistance nyo at hindi lang yun, malalaman nyo kung may short yung baterya nyo. Yung parallel, ang forma ng baterya niya, ganyan, dalawang positive sa taas. Diba? Ibig sabihin yan, kung ang build nyo is 0.1, halimbawa 0.12, kailangan nyo ng 30 amps sa baterya. Ang gagawin ng baterya nyo, 15 amps ang ibibigay dito, 15 amps ang ibibigay dito, para makompleto yung 30 amps. Nuggets nyo. Ngayon, sa series, kung ang build nyo ay naka 30 amps, halimbawa 0.3 something, 30 amps ang kailangan nyo, nakaganyan yung baterya nyo, diba? Yung karamihan ng battery, karamihan ng series natin, stuck. O hindi kaya, naka up and down, ganyan. O kaya yung naka-stuck. Kailangan nyo, halimbawa, 30 amps. Ang kuha niya sa baterya, tig 30 amps. Tig 30 amps agad ito, itong dalawa. Kaya yung mga parallel, pwede silang bumaba ng mga 0.07, 0.06, kasi hati yung pagkuha sa kanya. So, 30 amps dito, 30 amps dito, 60 amps. Pero kung naka-series, 30 amps parehong kukunin niya. Sabay yun, 30 amps pareho. Hindi siya tumataas. Ang tumataas lang sa kanya pag series ay voltage. So, pag magko-compute kayo ng Ohm's Law, 8.4 divided by your build. Tapos, ikumpara mo yung resulta nun sa battery mo, sa current discharge ng battery mo. So, ayan na. Medyo malamig na yung ating coil. Ang target build natin is 0.29. Ang lumabas is ang target build natin is 0.28. Ang lumabas ay 0.29. So, okay na yan. Mali. Dapat pala yes yung pinindot ko. Anyway, 0.29 na to. Napakahalaga nitong variable or ohm reader. Kayo manghula ng resistance. At yun, 0.29. Kita nyo? Hindi lang resistance ang masasabi sa inyo nito, kundi short. Kung short yung build nyo, kung may naiwan na wire doon, o kung may lumalapat na leg doon sa kabilang coil, short yun. Automatic magpa-fire na magpa-fire sa mode nyo yun. Hindi natin alam kung anong mangyayari kung Happy New Year ba o ano. Pero to be safe, laging gamit kayo ng variable mode or ohm reader. Mura lang yung ohm reader. So, bubulakan na natin to and itetest fire na natin. 0.29. So, ayun na. Bulakan na natin to. Baka bulakan pa ng iba to. Kailangan pala natin ng gunting. Ang gagamitin natin dito yung shoelace ng Coilology. Yun oh. Saktong-sakto. Parang sinukat oh. Pag nagbula kayo, pagka ganitong medyo malalakas na build, sikipan nyo na ng konti. Pagka yung mga normal na build, kahit medyo maluwag. Uy, ba't may itim din? Visit yun ah. Pero pagka ganito medyo malalakas, mas makit-kit, mas maganda. Base sa experience ko. Ayan lang. Simple lang. Pero not. Ayan, sana may napulot kayong konting aral o may natutunan kayo sa ating in-depth tutorial ng series build. Tandaan nyo,
yung pag-compute ng Ohm's law, 8.4 divided by your resistance, kung anong lumabas sa resistance nyo. Halimbawa, itong ginawa natin, 0.29. Yun yung CDR, yung amperahe nyo. Ngayon, yung amperahe na yun, ikukumpara nyo sa CDR ng baterya nyo. Ngayon, yung CDR ng baterya nyo, kunin nyo kay Much. Hindi yun sa mga manufacturer o hindi yun, lalong-lalo nang hindi din sa mga bida-bida. Kasi yung iba, sabihin 50 amps yung baterya nila, tumigil kayo, walang 50 amps ng baterya. Lalo na sa 18650, ang pinakamataas natin sa 18650 ay 30 amps, 20S. Ayun. So, kumbaga, parang si Much, parang doktor yan eh. Pag sinabi sa'yo ni Much na may cancer ka. Kailangan mong maniwala. Kumbaga parang ganun yung analogy niya. Yung iba kasi parang tambay lang, tapos sasabihin sa'yo may cancer ka, maniniwala ka ba dun? Di ba hindi? So, si Much professional yan na ano, engineer. Trabaho niya mag-test ng mga power. So, ilagay na natin yung ating battery. Positive down, positive up. Ano to? Saga mode by Vapors Cloud. Yung gumawa ng Asgard Mini. Kung hindi nyo alam yung Asgard Mini, yun ang best RDA ng 2019 tsaka 2020. Kasi wala masyadong lumalabas ng RDA ngayon. Locally at sa mga Chinese made, sa US made. And use natin fried ice cream. Test fire natin, tapos cloud check natin ng konti. Konti lang. Yun o. Okay. Test fire natin. Medyo nagagalit. Test fire. Cloud check tayo. So ayun, test fire tsaka cloud check tayo ng konti. Napakasarap nitong fried ice cream. Kung may pagkakataon kayong tikman to, tikman nyo. Hindi na tayo sanay mag clouds. Ang daming usok. Tinitira ko, ano lang, single butt na, 6MG. Madadamihan ako sa series, hindi ako masyadong pala series, pala tubo ako tsaka mga single butt. So, ayun guys, sana may natutunan kayo sa ating in-depth build tutorial. Tandaan nyo yung pag-compute. At ang mahalaga, gumamit kayo ng variable device o mod ohm reader. Kung may makuha kayong ohm reader. 8.4 divided by resistance. Yung masagot doon, ikumpara nyo sa ratings ni Much sa CDR. And always use legit batteries. Sony
Sanyo, Samsung, LG, basta legit, okay yan. Meron namang mga recommended batteries doon kay Moch. Yun lang guys, Mangyan Vapor here, signing out.